laban para sa dalawang team na to sa regular season, or will there be a game 3? Let's find out in the draft brought to you by Smart. Oh wow, I like the ban of Roster Force dito. Well, they're removing itong Eve na to. Ito rin yung isa sa mga nagpahirap sa kanila during early team fights nila against LPE. I mean, si Bimo kasi nilalagay niyo yung mga Void Crystals niyo most of the time dun sa mga brushes or sometimes doon kung saan mismo tatayo si Kusei. So, yeah, might as well. Tapos ang bilis din, eh, no? Kung isipin mo, ang bilis ng clear ng LPE earlier dahil din dito sa Eve together with the Light of Retribution din nung Rafaela, tapos tuloy-tuloy pa with Aspect. So right now I'm leaning towards almost the same direction dito para sa side ng LPE. Ang inisip ko lang is kung ibaban ba nila dito yung Benedetta, kasi kung iisipin mo, no, si Ryota kanina ang laki nung naging ambag niya doon sa overall na win nila, pero alam din natin ang Work Oster Force. Pero mamaya na, hindi ko na iano tutuloy kasi pinanakagad ng work kasi ang iniisip ko baka kunin yon kasi si Trimar is playing a very good Benedetta play as well. So yeah, it's out of the question. Or pwede siyang your uling mag Uranus kasi yun yung ano, eh, parang nagiging character sa akin ni Trimar is kadalasan siya yung eto, ah, in terms sa mga team fight, like kahit nagkakaubusan na, madalas si Trimar yung natitira. Yun yung nakita natin yung naalala pa sa Aura PH, yung it's a trap moment ng kanyang Uranus. Yung ano yun, eh, no, yung nagkaroon ng team fight tapos hindi siya umalis, nag-respond na yung mga kakampi at kalaban nila, nandun pa rin siya for another round. Exactly. And interestingly, Work Oster Force ang nag-ban ng Pakito pa. Which means na sa top 3 natin sa mga EXP laners ngayon, which is Benedetta, Pakito, and Uranus, isa na lang available. At napakataas ng potential na i-first pick yan ng Work Oster Force. Indeed. Kasi kung iisipin mo, no, even Trimar, isa rin to sa, I mean, and Work Oster Force, isa sa mga team na nag-utilize din talaga ng ano, eh, ng show, eh. Na, I mean, side lane show, ah, hindi yung tank show, ah. So, yeah, what's gonna be the final ban for LPE? Uranus. Oh, it's Uranus. Hindi pwede. Naramdaman na nila, eh. Kasi yun yung nararamdaman ko ding unang ipipick ng work. Kasi sobrang, pag pinick mo kasi yung Uranus, parang ang dami mong option regardless of the two picks dito. Pero, man, this already made a lot of wonders. In fact, ang isa sa mga top heroes na banned against sa Work Oster Force ay ang Zelina. RT, si Zelina na to. Oh wow. Actually, mayroon pa rin akong ano, eh, parang jitter sa mga naglalaro ng ano, eh, ng Zelina, eh, from Onyx PH, Kyrie, and kay Curtizy ng Omega Esports. Alam mo yung yan yung mga tipo ng mga players na pag gumamit ng Zelina may additional item agad, eh. Alam mo kung ano? Magnet. May magnet. may magnet agad. Alam mo yung alam mo na may papana sa iyo pero hindi mo mawari sa sarili mo bakit lagi ka pa rin tinatamaan. 23 times na ban sa Work Oster Force ang Zelina. Apat na beses lang na nangyari na hinayaan siya at automatically kinuha siya ng Work Oster Force. So far, 50% win rate. Pero kinakabahan ako para sa LPE. Sabi mo nga, may trauma pa rin ang Zelina. This time, Work Oster Force, pinick nila ang Kufra para isagot dun sa Ling sama ng Hayabusa. Is it a Barats na ipipick na agad dito ng LPE? Kasi maganda yung Barats. Yan yung nagiging sagot kadalasan ng mga team whenever there's a Kufra on the opposing side. I love it. I think kukunin na siya ng LPE. Pero hindi, Alice muna. Okay. So you're Jake the Dog Hero. Yes, it's gonna be a Jake the Dog Hero. So we are already seeing right now kung ano yung mga specific. Well, the Farce, I doubt the Farce, ilalagay pa yan sa isang rather sa side lane regardless of a turtle or non-turtle lane. Pero meanwhile, for Work Oster Force, ito na medyo nasa comfortable pick sila dito, ha. I mean, itong tatlo na to, ha, with Chu, kinailangan na nilang kunin kagad yung hero ni Chu, eh. Kasi your parang in terms sa LPE, binaban nila to kanina na yun sana yung isa sa pwedeng maging sagot sa Eve ni Bimo or even sa Rafaela ni Yaku. And with the Lunox ban mula sa LPE, ito yung
nagulat din ako kasi like we said, hindi pa nila ginagamit sa gold lane ang Lunox na side ng Work Oster Force. And alam natin na may RTZ hero na. So it kind of just tells us ang LPE may plano doon sa kanilang EXP lane. Siguro kukuha sila ng Barats dahil yun yung pangsagot sana doon. Mm-hmm. So maybe in this fourth slot sa pick, Barats ang minamata ng LPE. Your yes. Team is banning. Yun talaga, I'm really assuming na kukunin nila dito yung Barats. Or if not the Barats, what will be their fighter sustain? I'm thinking of sometime could go around like Lapu-Lapu. Mm-hmm. Or si Ryota kasi. Ito, medyo wild guess to. Pero Ryota plays a very remarkable na Masha. I don't think it would work dito. Pero in terms of mastery, si Ryota isa sa mga nakita ko magaling gumamit ng isang Masha. Parang matagal na yun. Yes. We've seen that even before MPL Season 7, Grok ang naban ng Work Oster Force as they have targeted yung hero ni Bimo or LPE. Posibleng kunin ng Barats. Do take note, maganda ang Barats naman sa Selena dahil meron siyang passive na may extra resilience. Ooh. Ruby para kay Bimo. Pwede pa rin kay Bimo at ginagamit din tong hero na to kind of answer yung mga malilikot. Mm-hmm. Kasi meron ka agad na hatak. Yes. So, Coaster Force looking for their EXP laner. May mga I'm offended kasi yan . Tapos sabihin na natin in pagka na kumbaga ang build mo lang naman diyan, gagawin mo siyang tanky, tapos sabihin na natin na meron kang like pang spam. Yeah, I like it. I like the pick of this Ruby para sa side ng LPE. So meanwhile, Work Oster 4 sila ang nag-lock in dito ng Barats. I was really hoping that the Barats would be a good pick doon. Pero siguro merong something ang LPE kasi hindi nila pinick nila kagad yung Ruby wherein pwede nilang kunin yon for their last pick. I doubt, pero this is gonna be an Angeline combo. Wow, interestingly Angeline ang if you don't know, si Bimo ay isang beses pa lang nakakapag Angela, if I'm not mistaken. It's not a tank, Wolf. It's gonna be still on the side lane. Jake the Dog will be the one to use this Ruby. Meanwhile, that's yung mid nila, it's gonna be Yaku. So parang nakastay lang to . Nakastay lang tong Angela dito sa gitna. Oh, wow. Sobrang medyo mind-blown ako with the pick right now ng LPE. This could work, especially if aspect parang hindi siya magulo dito ng side ng Work Oster Force. Pero kung titignan mo rito, yung pick ng Work Oster Force, mas aggressive in nature to . Di ba? Ang side ng Work Oster Force definitely is aggressive. Meron silang Selena, Kufra. Meron silang pang tingin dun sa mga bush. Meron silang pang stun na pwede nilang i-chain stun. Setup is real. Tapos may late game sila na Hayabusa pati pa Chango. Interestingly para sa LPE, si Jake the Dog ang huli kong nakitang naka-Ruby. So will that mean na gold lane yung Ruby na itatapat nila dun sa Chango? Kasi Alice versus Chango dapat yung magiging gold lane. Kaso parang malulugi doon ang isang Alice sa early stages. So mukhang ima-maximize nila yung kanilang Alice. In fact, it will indeed be Ryota. Pero nasa gold lane pa rin. Nasa gold lane. So nagpalit na ba talaga si Jake at si Ryota? Yun ang tanong. Oo. Parang binigay na. Binigay na yung kabilang lane dito para kay Ryota. Well, kanina, di ba, nag-perform naman yung kanyang Benedetta. Mm-hmm. Pero right at this point, it's all about Work Oster Force making a difference sa early game natin. I would say na talagang advantageous ito para sa Chango, pero pag tinatlo siya bigla dito sa may bottom lane, nandiyan din si Yaku. Butan ba nila ginamitan ng flicker? Na hindi pa ginamitan ng flicker. That's what I'm trying to say. It's zone out yung ating Chango. Pero magsistay pa rin yata doon si Kosei sa bot lane. Yes, hindi, kumbaga alam niya na nag-rotate na rin kagad at hindi na naghintay yung ibang members doon ng LPE. So far, medyo magiging slow start to for the side of LPE since they will just have to wait na mag-level 4 dito yung kanilang Farsa. And of course, itong si Aspect, gagawin lang yan, magpa-farm lang yan up until the next turtle. Yep. Pero look at that, Yaku! Tinalo na dito si Yaku, pero makakataas. Pero may flicker coming out from Arteezy para mapatay yung Angela. First Blood going favor of Work Oster Force, na force din nila yung Purify doon ni Yaku. Oo. So parang that's a big win at least for Work Oster Force. Maganda rin yun since malapit na rin mag-respawn yung first turtle.
So yeah, for the side of LPE dito, kailangan lang nilang ano eh, no? Parang sabihin na natin medyo kumalma lang muna. Right. Diba? Like for the first 5 minutes of the game, they have yung mga gap closer nila. Pero ito ah, unravel once again. And ang ganda pa nung synergy, or rather nung pana. Oh no! Inapat ng Work Oster 4 sa may top lane ang LPE. Tapos kuha pa sila ng outer turret energy shields habang nagpe-prepare din doon sa turtle. Do take note, nasa top lane din banda yung turtle. Yung LPE, sabi nila, sige, nalugi tayo doon. Nakaw na lang muna tayo si Aspect working on the orange buff na dapat ay napunta dito sa Work Oster 4. Sabay yes. Si Ryota at Bimo kumukuha naman ng outer turret energy shield sa bottom. Ang problema kasi doon, Wolf, yung pag-invade nila doon sa orange buff, ang kapal nito, turtle. Or will dahil it be? Uncontested. Grabe! Oh my! Arteezy with the moves! Nabuhay pa yun, Wolf! My goodness. Arteezy, pinapakitaan tayo ng kaibang galaw. Minamaximize din yung mga bonus movement feed na all of a sudden, Work Oster 4 ay lumamang ng halos 2,000 sa LPE. Oh no, Work Oster 4, this is entirely a different playstyle na pinapakita nila ngayong game number 2. Pero kasi kung ano, no? I mean, yung winning condition kasi dito ng LPE, medyo sustained in nature since yung Alice scaling yan, even itong Ruby na to, talagang mararamdaman mo pa yan. Sabihin na natin, in mid-game, pag nakuha niya na yung mga spell vamp na mga item niya, wherein nakakapag-ano na siya eh, sustain on himself. Yeah. LPE, unfazed. Meron pa rin silang mataas na farm doon kay Aspect na tingin ko naman ay hindi masyadong apektado dahil nakapag-farm pa rin siya. Na-operate siya ng purple buff niya. So, when it comes to winning conditions, meron pa rin naman yan sa LPE. Pero kailangan nating i-take note ng Work Oster Force. Talaga ang abante sa ngayon. Mm-hmm. Lumalamang din sila sa gold. Ang iniisip ko dito sa totoo lang, Wolf, paano nila tutunawin si Trimar DC? Diba? Pwede siguro pagka may DHS na dito si Aspect, or rather nakapag-snowball siya dito. But we are seeing this is the Work Oster Force doing all the things that they need. Basag na yung top lane. Most likely, susunod na nila itong bottom lane and kayang-kaya nang i-hold yun ni Trimar TC sa may top. So, at this point, Work Oster Force, nasa kanila lahat ng tempo. Nakita ni Ryota si Chu. Immediately ay tumakbo dahil hindi niya kaya contest and travel. Medyo tower dive dito pero may Angela na gumamit ng ultimate para protektahan doon si Aspect. Nandito rin si Trimar TC na bugaw ng LPE. Ang pincer maneuver ng Work Oster Force, pero naging mas confident ng Work Oster Force sa pagtake ng purple buff na to. Or will they, or should they? Ultimate, ito si Ryota dun sa may back lanes para pigilan doon si Unravel. Sino ba ang mapapasama sa clash na to? Ito na si Django with the ultimate. Yako taking the damage. Hinahabol pa rin nila Chu. Nabuhay si Yako ng kaunti. And ito rin si Aspect. Farsa with the better air strike. Unravel makakatakas din. With the sliver of health. Wow, Wolf! Walang nagkapatayan doon, or I did spoke too soon, but yes, wala talagang napatay. And look at that, nakita natin kung gaano ka-aggressive yung Work Oster Force, Trimar TZ with the Barretts on the front lines dito ng Work. Tapos, nagkaroon ng mga poke damage, sabihin na natin walang namatay, pero mas maraming nabawasan ng HP doon sa LPE. Tapos, another turtle secured para sa Work Oster Force. Ganda ng pag-take ng objectives ng Work Oster Force after nga nilang makipagsayaw sa LPE. Yung fact na napabuhos ng LPE na kanilang mga ultimates, that meant na Work Oster Force na makakuha ng turtle. Nagsimula kasi yon doon sa magandang Tyrant's Revenge ni Unravel. That's right. Napilitang mag-heart guard doon yung kanilang Ling, or rather yung kanilang Angela papunta doon sa Ling. And from that position pa lang, tingin ko panalo na kagad yung Work Oster Force. Chuba ang itatrap dito ng LPE. Taking so much damage! Nakuha ni Farsa yung kill. Trimar TZ masyadong late yung kanyang Detonus Welcome. Pero sa bottom lane, mukhang nabana doon si Aspect. He will go down. Si Ryota ang sinaniban ni Angela. Gets the kill on the Selena. Mukhang gusto pang lumaban ng LPE. Nag-regen pa si Ryota. Pero gamit ang first kill Flowing Blood para makatakas. Nandito si Yaku. Nawala na yung ultimate. Ayaw nilang i-contest dito si Kosei. Bimo will just back out. Nandito rin si Yaku. Parang gusto pa nilang gumo. Si Unravel. Kinancel yung kanyang first skill. That means LPE ay makakatakas. Si Jake Dadog sa may mid lane. Pero pang clear lang yan ng push ng Work Oster Force. Wow, medyo nakikita na natin kung ano yung posible na maging tool dito ng LPE on the late game, and that's gonna be yung Alice dito ni Ryota. Mapapansin mo doon, even with 3 members for the side of Work Oster Force, hindi nila papatumba ang isang Alice. Meanwhile, kumukuha ng purple buff doon si Aspect.
And hindi tinamaan din ng pana ni Arteezy, kaya nga naman makakaligtas sila doon. Pero si Trim Arteezy working on the Ursa habang si Aspect itatry gumong dito. Trim Arteezy just really making it hard. Flicker, ginapit para sa Titanus. Welcome para sa combo. Yaku mapapasama. Yaku will go down. Isusunod pa din si Jake na dog. Ginamit yung ultimate para sa konti control. Pero yung pana, tumama kay Bimo. Had to use the Purify. Pero wow, namatay pa rin sa kamay ng Work Oster Force. That initiation coming. Oh no, from... si Aspect. Aspect, you have to be careful. Yes. Ganda ng timing. Nakatakas. Nakatakas, but we have an off-cam kill at napitas doon si Jake the Dog. Pero going back doon sa team fight na yon, it was all about Trim Arteezy with the Detonas welcome flicker doon sa may Angela. Tapos yung racket niyang pabalik, tumama pa sa dalawang members ng LPE at yung pana mas naging madali para sa side or rather kay Arteezy. Looking at the items ngayon, Wolf looks like Chu is getting ahead against doon sa jungler ng LPE. Malapit na yung kanyang BOD. That's right. And look at Aspect ngayon, hindi niya pa, malayo pa siya sa katotohanan na mabuo ang kanyang endless battle. That's right. It's gonna be difficult. May endless battle na si Jake the Dog, however. So far, yung mga pana dito ni Arteezy ay nagiging problema. Ito yung additional kasi na problema kapag Selena yung katapat mo. Parang lagi kang nakatingin kung mayroon mang pana na biglang tatama. Oh. Yes. And ano eh, kasi medyo may alam part nila na medyo magiging madali siya ng konti. Alam mo kung bakit? Kasi si Trim Arteezy halos doon na siya eh. Parang nakatira na nga siya sa kabila. Look at this. Ooh. Another Detonas welcome. Detonas welcome. May pana to follow. At syempre may damage na rin kay Jake the Dog. Si Arteezy, kamunti ka na. Pero nakita niyo naman kung gaano kabilis. DHS ang inuna nga pala ni Aspect sa ngayon. Pero nahuli yata ni Unravels Bimo. Immediately, yung Purify na naman, ilang beses nilang nababurn para lang mag-survive. Kasi yung Torres sa bot lane, nakuha na ng Work Oster Force. Yes, tama yung ano eh, no? Yung DHS on the side dito ng LPE for Aspect. Kasi yota, kailangan nila yun eh, no? Para kay Trim Arteezy with those additional physical damage. Yung pana! Oh no! Nandito na rin si Chu! Kaya ba mag-survive ni Ryota? Wala siyang Winter Truncheon at hindi na nga kinaya! Ito na! Ito na yung mga panang may kasamang Magnet Wolf. Oh no, yun. It could have been a good cut para doon sa minion wave sa top at sa mid lane dito ng Work Oster Force para ma-halt yung aggression. Kaso, na-anticipate din kagad yun ng ano eh, ng Work eh, na pwedeng-pwedeng gawin yon ni Ryota. So, at this point, iniikot-ikutan na alam nila na nandito sa vicinity, sa baba, si Aspect. Pero they might actually shy away muna, Wolf. So, eto na ngayon. Look at that. Trim Arteezy, hindi niya na pinapa-flow yung mga minions ng LPE. Gusto nila lahat ng minion wave is naka-show papunta sa base ng LPE. Pero ito ha, sinusubukan nilang i-poke dito. Pero ang tigas ng dinosaur! Ang hunat ng dinosaur with a big guy! In comes the Detonas, may flicker pang kasama. At alam nyo na, yung combo na yan. Pero may konting defense mula kay Angela. Jake the Dog, nabuhay kaso. Nahatak, hindi naman ang pana. Nakapag-flicker pa palayo. Wow! Buti na lang nandun si Kuya Yaku. Si Ryota lumalaban. Gustong i-go dito ang Barats na napakakunat. Nag-go na rin si Ryota kaso siya ba yung nabigyan. And in comes Aspect. Nag 1-1 na naman ang WellBE. Finally gets the kill dun sa Barats. May punish with Mamor Coster Force. Bukang meron as they take down the Ling. Oh no! LPE masyadong nanggigil doon sa Barats. Nanggigil sila doon eh. Parang isang one hit na lang literal kasi yung Barats ni Trim Arteezy doon. Pinilit na yon nila Aspect. Kaso halos tatlong members nila ang na-pick off on that process. And na-secure ngayon ng Work Oster Force ang pinakaunang Lord. Looking back on the items ngayon, kahit pa paano, nakakahabol naman dito ang LPE. They already have the DHS for Aspect. May Calamity Reaper na rin and Holy Crystal dito si Ryota. So ang pinakakailangan niya na lang is the Winter Truncheon para kahit pa paano, pag siya ang nag-initiate, hindi siya agad-agad mapitas dito ng Work Oster Force. Pero no, something notable, Wolf, dito kay ano eh, sa Work Oster Force is yung Barats ni Trim Arteezy na nag-utilize niya ng maigi kahit yung vocalator niya, yung napapabalik niya. Di ba? Pinapabalik niya yung mga members dito ng LPE. Oh no! Babel nandoon sa may that's the smart position that we're talking about. Nandun na rin si Kose, pana ay pinapalipad lang dito ni RTC top lane ang gusto ng Work Oster Force. Pushing it hard. In comes the ultimate mula kay Kose para pigilan si Bimo. Bimo ay nasasaktan. Eto na naman. Detonas welcome doon kay Ruby na combo na naman.
doon si Jake the Dog. Goodbye! Minus 1 para sa LPE. Yaku ang i-go-go! And minus 2 bigla dahil si Chu! Napakagandang shadow kill doon sa Angelan. Malingat ka lang saglit. Pipitasin ka na. At ito si Ryota. Kinokontrol na rin ng Work Oster Force na burst. Double kill mula kay Chu. At mukhang ito na ang game number 2 going in favor of Work Oster Force. Wow! Returning the favor against LPE. This is the Work Oster Force that we used to see. Wolf. Oh no. My goodness, that winning moment is brought to you by Head and Shoulders. Nakita naman natin na yung Selena ay napakaganda ang performance. Mm-hmm. I think this should merit a ban. Just hindi na siya dahil sa player eh. Parang saka, nakakatakot na talaga eh. But we did say yung Barats may point in time na ang LPE, pwede nilang kunin yun. Yes, that's on their third pick. Pwede nilang kunin yung Barats instead of the Alice. And that could have made a difference, especially sa scaling dito ng mga members ng LPE. But yeah, they might have a different plan. Probably hindi nila ine-expect yung early aggression coming from Work Oster Force na magiging ganon. Sabihin na natin, almost perfect. Kasi even RTC, Unravel, honestly, si 3 RTC, he has to stay on his lane lang sa may top lane and hinahayaan niya na yung tank and support niya na talagang mag-rotate para sa kanya. Oh, well.